Sarah! Sarah! Malakas na tawag ng kanyang tiyahing si Aling Vina. Masungit na naman ito sa kanya. Noong nakarang buwan lang nang mamatay ang mga magulang ni Sarah, Ella, Juan at Bebeng. Siya ang panganay sa kanilang apat. At dahil sa nakikitira sila sa bahay ng kanilang tiyahing masungit, kinakailangan niyang magsipag para hindi sila nito kagalitan at sumbatan. Bakit ho? Nariyan na po! Sigaw ding tugon ng 16 years old pa lang na si Sarah. Hoy, ikaw, narinig kong maganda ang boses mo. Narinig ka ni Aling Dading na kumakanta ron sa video okay nila. Tila pagalit na tanong ni Vina. Opo, pero Chang, hindi ko kinuha ang perang 5 piso na ipinanghulog ko roon. Ano po kasi si Chayong, yung anak ni Aling Dading, pinakanta po niya ako. Nauutal namang paliwanag ni Sarah sa takot na mapagbintangan siya ng kanyang tiyahin. Hindi ko naman sinasabing inakaw mo sa akin ng 5 pisong inihulog mo doon. Ang itatanong ko sa'yo kung gusto mo bang sumali sa contest doon sa kabilang baryo. Kakanta! Yung alam mong kanta! Tanong nito habang nakahawak pa ang kamay sa bewang. Ako po kakanta? Sasali po ako sa contest? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Sarah. Kasabay noon ang malakas na pintig ng puso niya. Noon pa man kasi ay hilig na nila ng kanyang nanay na kumanta. Ang kanyang nanay noon ay mahilig rin sumali sa mga contest. Ayon sa mga kwento nito sa kanya noong bata pa siya. Makalipas nga ang 1 linggo ay nagpunta sila sa kalapit na baryo ng kanilang lugar. Sumali siya sa patimpalak ng pagkanta. Dahil sa hilig talaga niya ang pag-awit, naging madali para sa kanya ang manalo. Bukod kasi sa hilig niya, maganda naman talaga ang boses niya. Yun bang alala ni Miss Aluch ang datingan? Ngunit hindi akalain ni Sarah na ang kumpetisyong yon ay masusundan pa. Hindi niya inaakala na magiging madalas ang kanyang pagsali. Hindi naman niya binibigo ang kanyang tiyahin. Parati kasi siyang nagcha-champion. Wow! Hindi ko akalaing magaling ka talagang kumanta. Alam kong sa nanay mo yan nakuha kasi kami ng tatay mo ay puro sintunado eh. Mabuti naman at may naitutulong ka na rin sa akin sa pagpapalaki ng mga kapatid mo. Alam mo naman na hindi malaki ang kita ko sa club na pinapasukan ko. Sambit nito sa kanya, sabay hinahalik-halikan pa ang 5,000 piso na hawak nito. Siya naman bilang bata pa kasi, hindi pa hinahangad na makuha ang mga perang yon. Ang nasa isip lang niya ay tama ang ginagawa niya para na rin makatulong sa tiyahin niya. Kaysa naman, maisipan itong isama siya sa club na pinapasukan ito, tulad ng sinabi nito noon. Chang, hindi niyo na ho ba ako isasama sa club? Tanong niya, sa takot na gawin pa rin ang tiyahin niya yon sa kanya. Mabilis naman itong umiling-iling. Hindi na, tsaka na lang kapag hinug ka na. Sa ngayon, ito pa lang naman ang kaya mong gawin ang manalo sa mga contest. Malay mo, madiscover ka pa at sumikat, di instant yaman ako. Napapalatak na naman ito at tumawa pa ng malakas habang nakatingin sa kanya. Magkalipas ang 1 buwan, nabalitaan niyang magpapasok ka na. Alam niyang maaari siyang mag-aral. Kaya lang, naiisip niyang 3 niyang kapatid. Si Ella ay mag-high school na sana. Kaya lang, ay nahinto ito dahil sa mga nangyaring sakuna sa kanilang buhay. Kaya naman babalik sa grade 6 ang 2 niyang kapatid. Si Juan naman ay nasa grade school din. Si Bebeng ang hindi pa nakakapag-aral. Bagamat tinuturuan naman niya ito, hindi na niya iniisip ang sarili niyang pag-aaral kahit na nais niya pa rin makapagtapos. Chang! Mahina pa niyang tawag. Bakit? Nakakunot ang noon ito sa kanya. Tila nararamdaman ito na may nais siyang sabihin. Chang, nakita ko ho kasi sa eskwelahan ni Chayong kanina. May enrollment na po. Gusto ko ho sanang ipasok ang mga kapatid ko, Chang. Baka naman po pwede ko silang ipa-enroll sa darating na pasukan. May takot pang salita ni Sarah. Ngunit para sa mga kapatid niya, ay tinapangan niyang sarili at nakiusap sa tiyahin. Bumangon naman ito mula sa pagkakahiga at nag-cross arms pa bago siya sinagot. Sige.
Papapasukin ko sila sa school pero ikaw ang magpapaaral sa kanila. Kapag wala tayong racket, magtitinda ka ng sigarilyo doon sa harap ng club, okay? Oo, Chang, hayaan niyo po at magsisipag ako. At? Huwag mong ipagsabi na 16 ka pa lang, ha? Sasabihin mo na 18 ka na, kundi mauhuli ako at papaalisin sa trabaho ko. Paalala pa nito sa kanya. Nangyari nga ang inaasahan ni Sarah na kapag enroll ang mga kapatid niya at siya naman ay naging tindera ng kanyang tiyahin sa maliit nitong tindahan ng sigarilyo sa harap ng club. Oy, Sarah! Hiyaw ni Chayong habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Oh, bakit nandito ka, Chayong? Nagtataka naman niyang tanong sa kaibigan. May hawak itong newspaper sa kanang kamay. Bahagya pa yung nalukot ng magusot iyon habang mariing nakapatong ang kamay ni Chayong sa dalawang tuhod. Hinihingal pa at pawis na pawis. Sarah, ito nang pagkakataon mong maging sikat na singer. Yay! Sisikat ka na! Yes! Ang OA mo naman, Chayong, sisikat agad? Bahagya siyang napangiti sa sinabi ng kaibigang si Chayong. Ano yan? Bigla namang dating ng tiyahin niya. Mabilis na itatago pa sana ni Chayong ang pahayagan. Ngunit mabilis nitong nakita yon at hinatak sa kamay ng dalaga. Oh! Maganda ito! Tiyak kong mananalo ka rito! Sambit nito nang umisi pa habang nakatitig sa kanya. Nangyari nang matagal nang hinihintay ni Vina na magkaroon ng patimpalak sa isa sa mga pinakamalaking network ng TV station. Ang Santivanias TV station ay naglungsad ng isang bagong contest upang makakuha ng mga talentadong singer na ilo-launch nila bilang pinakabago nilang star. Kaya naman, mabilis pa sa alas 4 ang tiyahin niya na ipinaregister siya kaagad. Bes, ang galing talaga ng tiyahin mo, no? Alam mo, ikaw na naman ang kawawa niya ni. Palatak ni Chayong nang magkausap sila. Nagpresente itong sumama sa mga audition niya. Chayong, wala naman akong magagawa eh. Ang mahalaga lang sa akin ang mga kapatid ko. Gusto kong makapag-aral sila. Isa pa, pangarap ko rin naman to. Sagot naman ni Sarah na kahit na may kaunting lungkot para sa kanyang sarili, itinago na lang niya yon sa kanyang puso. Ay naku, bes. Sana lang talaga, bes. Dumating yung time na makaahon ka na dyan sa tiyahin mo. Sana naman kapag sumikat ka na, magawa mo ng tuparin ang tunay mong pangarap. Basta, nandito lang ako, okay? Sambit na lang ng kaibigan. Mateo, kailangan namin ng bagong utility for the meantime, kaya mo ba? Tanong ng production manager na tumawag sa kanya. Si Lucy, sa lahat ng mga tao roon, ito lang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Walang problema, maliit na bagay lang yan, Miss Lucy. Tumakbo na kagad siya papasok sa mga dressing room para kunin na muna ang mga basurang ilalabas na nila upang may pasok ang ilang mga kagamitan. Ngunit tila ba huminto ang oras at ang pag-ikot ng mundo para sa binatang si Mateo. Isang malamig ngunit napakalamyos na tinig ang kanyang naririnig. Umaawit ng nakakaantig na awitin. Marahan siyang lumakad papalapit sa isa sa mga dressing room. Nanlaki ang mga mata niya nang may makita siyang dalaga. Umaawit ito ng tila ba alam na nito ang pakiramdam ng magmahal. Ngunit nakadama siya ng lungkot nang masilayin niya ang pagpatak ng luha nito na agad ding pinunasan ang likod ng palad. Napalingon ito sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang napatago sa likod ng pader. Hindi niya pa yata kayang magpakita sa babaeng ito. Ngayon ay nagpapatibok ng puso niya. Hindi niya maunawaan dahil bigla na lang tumibok ng mabilis ang puso niya at tila ba hindi makahinga. Natatakot siyang bigla na lang siyang atakihin sa puso. Mabuti na lang at napakalma niya ang kaniyang sarili. May tao ba dyan? Tanong ng dalaga. Maagap naman siyang bigla ring lumitaw doon. Ah, ako lang po, ma'am. Maglilinis lang po ako sana. Pwede na po bang pumasok? Magalang pa niyang tanong sa dalaga. Ngumiti naman ito sa kanya. Oo naman po, kuya.
hindi naman po ako may-ari ng lugar na to. Contestant lang po ako. Tipid pang ngumiti sa kanya. Ah, ganun ba? Anong pangalan mo? Tsaka ilang taon ka na? Seryoso namang tanong niya kaagad. Ngunit bigla namang dumating ang kasama nito. Sara, halika na! Hindi yung kung sino-sino pa ang kinakausap mo dyan. Masungit na tawag ng babaeng kasama nito at nauna na ring lumakad muli palabas ng dressing room. Pasensya ka na sa tiyang ko ha. Ako nga pala si Sara Gonzalez. 16 years old pa lang po ako. Sige na, bye na po. Sabay tayo nito at mabilis nang sumunod sa tiyahin. Sige, good luck. Pahabol pa niyang sabi. Nakita naman niyang napangiti ang dalaga sa sinabi niya. Kaya naman parang tumalo na naman ang puso niya sa sobrang tuwa. Masayang masaya siya nang marinig ang pagkanta ng dalaga. Tama nga ang sinabi nito sa kaniyang pangalan. Sara. Si Sara ang babaeng papakasalan ko balang araw. Bulalas niya sa kaniyang isipan habang nakangiting, nakatitig at nakatingin pa sa umaawit na dalaga. Ilang linggo pa ang lumipas at parati niyang nakikita si Sara. Madalas na kasi ang pagpunta ng mga ito sa studio para mag-rehearsal ng mga awit na aawitin ito para sa kompetisyon. Masaya siya at natutuwa na makita ang dalaga kahit na nasa malayo lang siya. Kahit na hindi niya ito malapitan dahil sa palaging nakabantay ang tiyahin nito. Nais pa naman sana niyang makilala ang dalaga ng mas malalim na pagkakakilala. Isang araw nakita niya ito sa labas ng building ng station. Nakaupo sa may gilid. Nagtataka siya kung bakit ito naroon. Kaya naman nilapitan niya ito kaagad. Anong ginagawa mo rito? Tapos na ba ang rehearsal mo? Napatingala naman si Sara sa kaniya. Nanooy nakayukyuk lamang at nakayuko doon sa gilid ng gutter. Para ba itong sisiw na iniwan ng inahin? Ha? Wala po. May hinihintay lang po ako. Magalang na sagot ng dalaga. Nakita niyang namumutla ito at tila hindi maganda ang pakiramdam. Ayos ka lang ba? Oo naman po. Sagot ng dalaga kahit na sa tingin niya ay hindi talaga ito okay. Kaya naman nilapitan niya pa ito upang mas makita kung ayos lang talaga ito. Ngunit bigla na lang itong natumba at nawala ng malay. Mabuti na lang at maagap niyang nasalo at hindi bumagsak sa sahig. Nag-aalala niyang binuhat ang dalaga at isinakay sa sasakyan para dalhin sa ospital. Habang nasa taxi sila ay nag-text naman siya kay Lucy para sabihin ang nangyari. Nagising siyang puting kisa may ang nakikita niya, kaya naman mabilis siyang napabangon. Nasaan ako? Nanlalaki ang mga mata niyang natanong. Napahawak pa siya sa kaniyang palapulsuhan nang makita niyang may ilang karayom ang nakakabit doon para sa swero. Oh, huwag ka munang gumalaw. Mahinang sabi ng lalaking kilala niya sa mukha. Ikaw? Ikaw yung utility di ba? Sa studio? Inosenteng tanong niya sa binata. Oo, ako nga pala si Mateo Santi. Sara, anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Aling Vina. Mabilis na lumapit sa kaniya at bahagyang itinulak si Mateo. Kasama nito ang kaibigan niyang si Chayong. Bes, kamusta ka? Tanong din ito. Sino ka? Bakit mo dinalang pamangkin ko rito? Siguro may binabala kang masama, no? Ano, inutusan ka ba ng kung sinong kalaban namin sa contest? Sabay tinulak pa nitong muli si Mateo. Chang, wag naman po. Tinulungan niya lang po ako, wala naman po siyang ginagawang masama. Sigaw ni Sara upang awatin ang tiyahin nito. Anong wala? Siya lang ang nakakita sa'yo. Paano na yan? Hindi ka na umabot sa rehearsal. Mahalaga pa naman yon dahil last rehearsal. Baka hindi ka na nila isali. Galit na salita ng tiyahin ni Sara. Aling Vina, alam naman po nila na nandito sa ospital si Sara. Nakatawag naman po kasi kagad si Kuya Mateo doon. Huwag naman po kayong ganyan. Napapaya si Sara dahil sa ugali ninyo. Pasinghal ding sagot naman ni Chayong. Heh, isa ka pa. Kaya tumitigas ang ulo nitong si Sara sa kakasulsul mo. Kapag walang nangyari sa pagpapagod ko, kayo ang mananagot.
Sabay dinuro pa nito sina Mateo at Chayong. Umalis itong naiinis at iniwan sila. Aling Vina, paano po ang bill ni Sara sa ospital? Habol na tanong ni Chayong sa ginang. Hayaan nyo na, akong bahala sa bills. Wala pa naman daw 500 ang babayaran. Napapakamot sa batok na ngumiti lang si Mateo sa kanila. Sorry talaga Kuya Mateo, pasensya na. Paghingi pa ng dispensa ni Sara sa binata. Nako, okay lang yon. May ganong talagang mga tao. Nanghuhusga ng kapwa. Isa pa, wag mo na akong tawaging kuya. Bata pa naman ako. Hindi pa ako matanda. Mga ilang taon lang naman ang agwat ko sa'yo. Ngumiti pa ito ng ubod ng tamis sa kanya. Kaya naman parang hinel sa hangin si Sara. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng tuwa sa tuwing ngumingiti ang binata sa kanya. Nako, sorry ha. Naistorbo ko ba kayo? Sige, alis na muna ako. Bibili muna ako ng maiinom. Sambit naman ni Chayong sa dalawa at iniwan sila sa kama na kanina lang ay kinahihigaan ni Sara. Nasa ER lang kasi sila ng mga sandaling yon. Ilang oras pa ang nagdaan at pinayagan na siyang lumabas ng ospital. Hindi pa nila alam kung bakit siya hinimatay. Ang lalaking si Mateo lang ang nakausap ng doktor kanina. Bakit nga pala hinimatay si Sara? Kasi sobrang pagod daw at gutom siya kanina. Mukhang buong araw na hindi kumakain ng kaibigan mo. Sabihin mo nga sa akin, Chayong, minamaltrato ba siya ng tiyahin niya? Nako kuya, sinabi mo pa. Ang samahan nun. Madalas walang almusal at pananghalian si Sara. Panay lang patrabaho sa kaibigan ko. Pag uwi ng bahay, mag-aasikaso pa siya sa mga kapatid niya. Kaya nga kung may time ako, sinasamahan ko siya. Malungkot at napapangusong pagtatapat ni Chayong. Siya nga pala. Huwag mong sabihing sinabi ko yan sa'yo ha. Pinagtatanggol niya pa rin kasi ang tiyahin niya. Kahit papano, itunuturing niya na kasi talagang ina si Aling Vinay eh. Paalalang muli ni Chayong. Natigil lang ang pag-uusap nila nang makita nilang palabas na ng ER si Sara. Nako, ikaw palang nagbayad ng bills ko. Pasensya na, hayaan mo kapag nanalo ako. Sasabihin ko kay Chang na bayaran ka. Sorry talaga sa abala. Napapayuko pa siya tanda ng paghingi ng dispensa. Wala naman siyang magawa dahil wala pa rin siyang pera ng mga sandaling yon. Huwag mo nang isipin yon. Siya nga pala. Hiniram ko ito sa studio. Ihatid ko na kayo. Ha? Talaga, Kuya Mateo? Pinahihiram ka ng may-ari ng TV station? Eh di ba, utility ka lang naman dun? Nagtatakang tanong ni Chayong. Oo, pinahiram ako. Wala eh, iba tayong makisama. Kaya medyo naging kaibigan ko yung driver ng segment. Wala naman daw shooting o taping ngayon kaya hiniram ko na muna. Kung gusto nyo, bukas susunduin ko kayo gamit ito para hindi na kayo mag-commute pa. Pag-aalok pa nito sa kanila, nagkatingin na naman ang magkaibigan. Ha? Hindi na Mateo kasi nakakahiya na sa'yo. Tsaka baka hindi rin pumayag si Chang. Pagdadahilan niya pa. Ang totoo ay ayaw niya lang madagdagan ng abalang idinulot niya sa binata. Nako, sa tingin ko, matutuwa pa ngayon si Aling Vina. Palatak na sabat ni Chayong. Sige mamaya, itatanong natin. Sakay na kayo. Sambit pa ng binata. Si Chayong naman ay naunang umupo sa likuran. Tila alam na nito na nais ni Mateo na nasa tabi ng driver seat maupo ang dalagang si Sara. Bes, dyan ka na sa tabi ng driver seat. Nakakahiya naman kay Kuya Mateo kung dito ka rin sa likod. Baka isipin ng mga taong makakakita sa atin na driver natin siya. Suwestyo ni Chayong. Ha? Sige. Dito na nga lang ako. Kahit nahihiya siya, ay sinunod na lang niya ang kaibigan. Ayaw rin naman niyang isipin ng mga tao na driver niya ang binata. Nang makaupo na siya sa loob, tsaka naman ito mabilis na lumigid para sumakay sa driver seat. Nako, kung singganda niyo naman ang ipagdadrive ko, okay na okay po sa aking maging driver niyo. Masayang nasabi ni Mateo habang sa kanya nakatingin. Napayuko naman si Sara dahil nahihiya na siya sa binata.
Ang paghahatid na yon ay nasundan pa ng maraming beses. Hanggang sa tila, naramdaman na niya na may pagtinging namumuo sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, ay dinala muna siya ni Mateo sa isang lugar na may magandang tanawin nang hindi alam ng tiyahin niya. Wala rin si Chayong ng mga panahong yon. Alam nilang pareho na maaring mapahamak sila sa ginawa nilang pag-alis at magpunta sa may kalayuang lugar. Hindi ka ba mapapahamak dahil sa pag-alis natin to? Iniisip ko kasi baka mamaya mapagalitan ka ng hiniraman mo ng sasakyan. Sambit ni Sarah nang may pag-aalala. Ah, yan ba? Wala, hindi yan. Ikaw nga ang inaalala ko kasi baka mapagalitan ka ng tiyahin mo. Sagot naman ng binata sa kanya. Hindi, wala naman talagang pakialam sa akin si Changvina. Ang gusto lang nun kumita ng pera. Payag na rin ako basta pag-aralin ng mga kapatid ko. Sarah, alam kong malaki ang tanda ko sa'yo. 20 anyos na kasi ako. Ikaw diba? 16 ka pa lang? Biglang na itanong ni Mateo. Oo, pero magsi-17 na ako sa susunod na buwan. Sagot naman ni Sarah habang natitigilan dahil sa hindi nito alam kung bakit nagtatanong si Mateo ng ganun sa kanya. Makakapaghintay ka ba sa akin? Ha? Nagtatakang napatingin si Sarah sa binata. Alam mo kasi, gusto ng lolo ko na mag-aral ako sa malayong lugar. Kaya lang, nakilala naman kita bigla. Alam mo nakakatawa, pero aaminin ko sayong na-inlove ako sayo nang marinig ko palang ang boses mo sa dressing room. Naalala mo? Nakangiti pa niyang muling tiningnan ng dalaga. Sabi ko na nga ba, ikaw yung nandoon eh. Bakit ka nagtatago doon? Naitanong ni Sarah upang itago ang kabang na darama sa kaniyang puso. Lumapit si Mateo sa dalagang kasalukuyang nakaupo sa buhanginan habang nararamdaman ito ang malamig na hampas ng alo ng tubig sa mga paa. Malakas naman ang kabog at pintig ng puso nitong napatingin sa binata. Sarah, sana mahintay mo ko. Baka isa sa mga araw na to, bigla na lang akong umalis o mawala. Kaya mo bang hintayin ako? Hintayin? Bakit kasi aalis ka? Malungkot na tanong naman ni Sarah. Kailangan kasi, pero kung mapapakiusapan ko si Lolo, na dito na lang ako mag-aral, baka tumagal pa tayong magkasama. Basta kung ano man ang mangyari, hintayin mo ko, huwag mo kong kakalimutan ha? Sa isang kondisyon, nasabi bigla ni Sarah. At ano naman yun? Promise, ibibigay ko. Pangako pa niya. Talaga? Ang gusto ko magpaalam ka sa akin bago ka umalis. Yung personal ha? Para sigurado ako na hindi ako maghihintay sa wala. Paano kung naghihintay lang pala ako pero yun pala, ikaw ang nakalimot. Natawa na lang si Mateo sa sinabi ng dalaga sa kanya. Maya-maya pa ay seryosong usapan ay naging katatawanan sa kanila. Ngunit lingid kay Mateo, itinago ni Sarah sa puso niya ang alaalang yon, ang mga pangakong maghihintay siya sa binata. Ilang linggo pa ngang naging driver niya si Mateo. Kahit na nahihiya siya, ay nagpumilit kasi ang binata. Kasabay noon ay tila PA na rin ang datingan nito. Palagi kasi itong nakasunod kahit na saan siya magpunta. Panay ang abot ng tubig, bit-bit ng mga gamit ni Sarah. Hanggang sa pag-uwi ay iniyahatid rin siya ng binata. Ang hindi alam ni Mateo, may ilang nag-report noon sa lolo nitong si Chairman Fidel. Natakot ang matanda na mawala ng tagapagmana kung maagang mag-aasawa ang kaniyang apo. Kaya naman gumawa na ito ng paraan. Hanggang sa dumating ang oras ng finals. Kaya lang nabigla sila dahil sa hindi na nakarating pa si Mateo para ihatid siya sa TV station kung saan gaganapin ang kanilang kompetisyon. Ano? Mabuti na lang at umuwi ako sa tamang oras kung hindi ano. Nga kayo! Ang yabang kasi ng lalaking yon samantalang hindi naman sa kanya yung coach na ginagamit. Baka mamaya, ninakaw niya pa yun sa kumpanya. Palatak na sigaw ng tiyahin niya habang sakay na sila ng taxi. Chang, hindi naman po ganun si Mateo. Mabuting tao ho siya. Kahit na sandaling panahon na nakilala ko siya. Namin, mabait ho talaga siya. Pagtatanggol pa niya sa binata.
Mabait? Mabuting tao? O baka hindi nakuha ang gusto sa'yo, kaya tumigil na. Ang akala siguro easy to get ka, madaling makuha at mabobola. Kaya nung nakitang wala siyang pag-asang makuha ang gusto niya, ayun, naglaho na lang ng parang bula. Di naman po ganun, Aling Vina. Baka po nagka-problema lang si Kuya Mateo. Palatak din ni Chayong. Heh, huwag kang sumabat. Kaya lumalaki ang ulo nitong si Sarah sa kakakinig ng mga kalandian mo tungkol sa lalaki. Singhal pa ng tiyahin niya sa kaibigang si Chayong. Nahihiya naman siyang sumenyas na lang sa kaibigan bilang paghingi ng tawad. Tinanguan na lang siya ni Chayong, tanda ng nauunawaan ito ang sitwasyon. Bagamat nag-aalala siya sa binata dahil sa hindi na ito nakasipot sa huling laban niya, naniniwala siyang mapapanood ni Mateo ang performance niya at naniniwala siya na siya ang mananalo. Nalungkot lang siya dahil hindi nito natupad ang pangako nitong magpapaalam ng personal sa kanya. Halos mangilid ang luha niya, kaya lang pilit niya iyong itinago. Ayaw niyang makita pa ng tiyahin niya at mag-iisip pa ito ng hindi tama. Nakarating nga sila sa timpalak at saktong siya na ang isasalang. Bakit ngayon lang kayo? Nako, nakakanerbis kayo ha? Akala ko hindi na kayo makakarating! Sabi pa ni Mama Salud, ang isa sa mga nagnanais na mag-handle sa kanya kung sakaling papala rin siyang manalo sa kompetisyong yon. Habang umaawit ay ang mukha ni Mateo ang siyang nakikita niya sa kaniyang isipan at idinasal niyang sana ay naririnig nito ang awitin niya. Kasabay noon ang pangako niya sa sarili na maghihintay siya sa pagbabalik nito. Ramdam ng lahat ang makabagbag damdaming pag-awit ni Sarah dahil sa lungkot na nararamdaman niya. Nararamdaman rin yon ng lahat ng mga nakikinig. Mateo! Dude! Ano nang balita sa'yo? Ang tagal nating hindi nagkita. Sayang, wala ka nung kasal namin ni Lucy. Sayang talaga. Bulalas ni Jake, iyong kaibigan niyang madalas niyang hiraman ang sasakyan nung nagpa-practice pa siya sa studio ng TV station ng lolo niya. 10 taon ang lumipas, pero ang sugat sa puso niya at lungkot ng mga panahong biglaan niyang pag-alis ay naroon pa rin. Pre, alam mo yung babaeng... Natitigilan naman si Jake sa gusto nitong sabihin sa kanya. Honey, shut up! Ayokong banggitin mo sa kanya yan. Yung babaeng yun ang dahilan ng biglaang pag-alis niya. At nagkandaloko-loko ang buhay nito sa Amerika dahil sa kakasunod niya sa mga concert ng babaeng yun. Ni hindi ka nga naalala. Ang dami pang guys na nalilink sa kanya. Bulalas ni Lucy sa asawa nitong si Jake. Best friend niya ang dalawang ito at naging saksi sa mga kabaliwan at kagaguhang pinagagawa niya noong nasa Amerika pa siya. Masundan lang ang bawat concert ni Sarah Gonzalez. Sa bawat sulok ng mundo ay kilalang kilala na ang outstanding performance ng dalagang dati niyang kinahuhumalingan. Kung may avid fan at stalker, siya na yata yon. Ilang taon niyang ginawa ang bagay na yon, na kahit nasa Amerika siya ay sinisikap niya itong tawagan, kontakin, padala ng sulat at kung ano-ano pa. Pero ang siste, wala man lang bumalik na response sa kanya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o baka naman talaga yatang nakalimutan na siya ni Sarah, ang babaeng minahal niya. At aaminin niyang mahal pa rin niya hanggang sa ngayon. Kaya lang, malapit na siyang maging CEO. Wala na yatang panahon para makilala pa siyang muli ng dalaga. Pero honey, chismis lang naman yun. Maraming naiingit sa kanya kaya ganun. At sa higpit ng tiyahin nun, walang makakalusot. Sambit pa ni Jake. Siya naman ay nangingiting nakikinig sa dalawang kaibigan niya na walang ginawa kundi ang magtalo. Hindi niya alam kung paano bang nagkatuluyan ang dalawang ito. Ngayon ba, may nakalusot na sa kanya? Meron na bang naging nobyo ang sikat na talent niyo? Pakunwaring tanong niya, na ang totoo ay natutuwa siyang nagbabalita ang mga ito. In fairness naman kay Sarah Gonzalez na yan, down to earth pa rin naman kahit may mga naliligaw. Sinasabi naman niya ng maayos na ayaw niyang magpaligaw at hindi naman siya yung tipo ng babaeng paasa talaga. Alam mo, agad niyang sinasabi na huwag nang magregalo dahil ayaw niya munang magpaligaw. Hanggang ngayon alam ko kahit na nasa tamang edad na yon,
yung parang tiyahin niyang humahawak ng lahat ng talent fee niya. In fairness din naman sa'yo, honey. Inis ka, no, pero ang dami mong alam tungkol sa kanya. Sabat ng asawa nito. Kasi naman, lalo akong maiinis kung nakipag-boyfriend siya. At itong isa rito, halos masira din ang buhay kundi pa nagkasakit si Tito Alan. Nasabi nito at kapwa sila natahimik. Nang mabanggit ni Lucy ang ama niya noong nakaraang 2 taon ay pumanaw sa sakit na liver cancer. Halos tanghali na nang makarating siya sa villa nila sa Imus, Cavite, kung saan naroon ang kaniyang mama. Hi ma, I miss you so much. Palatak niya nang salubungin siya ng kaniyang mama nang mainit na yakap. Kamusta ang biyahe? Magpahinga ka na muna at baka may jet lag ka pa. Sambit nito habang hinimas-himas ang likod niya. No ma, I'm okay. Umupo siya sa mahabang sofa at tinampot ang remote control ng TV. Nang bumukas yon, bumunga doon ang sumasayaw at kumakanta na si Sara Gonzalez. Araw nga pala ng Linggo at kasalukuyang umeere ng live ang programang Noontime Live Show na napapanood tuwing Linggo at isa ang dalaga sa mga ipinagmamalaking performer ng nasabing programa. Nagulat pa siya nang biglang mamatay ang telebisyon. Ma! Nagtatanong ang mga matang nasabi niya sa ina. I told you to forget that woman. Ikaw nga hindi niya nakilala matapos ang mga sakripisyo mo para sa kanya ever since. May himig na galit ng kaniyang mama. But I know she didn't know all of that. Wala namang nagsasabi sa kanya. Ginagawa lang ni Sara ang lahat ng alam niyang tama. At alam ko ang sitwasyon niya ma. Pagtatalunan na rin ba natin to? Tanong niyang may pakikiusap sa kaniyang mga mata habang nakatingin sa ina at humihingi ng pangunawa. Hindi niya rin alam sa kaniyang sarili kung bakit. Hanggang sa mga sandaling yon, mahal pa rin niya si Sara. Kahit na anumang masasamang balita ang nakakarating sa kanya at kung ano-anong paninira. Hindi na rin niya maunawaan ang kanyang sarili kung bakit para siyang baliw na umaasa pa rin na maalala siya ni Sara. Iniisip niya kung may puwang pa kaya sa dalaga ang maiksing pagsasama nila at mga alaala. Isang katanungan na nais niyang mabigyang kasagutan, lalo na at nakabalik na siya sa Pilipinas. Naroon na siya at malapit sa dalagang minamahal. Isang malaking concert ang magaganap na naman sa susunod na buwan sa isa sa pinakamalaking arena dito sa bansa. Dahil doon ay puspusan ng kanilang pag-insayo kasama ang mga dancer at iba pang backup singer. Ano na naman ba ang problema ni Inday? Bakit wala na naman yung babaeng yon? Galit at mainit na naman ang ulo ng tiyahin niya nang tanungin siya nito kung nasaan ang PA niya. Chang, paano naman pong hindi ako lalayasan ng mga PA ko? Kung ano-ano po ang mga pinapagawa niyo? Tapos halos hindi niyo na po pakainin. Yung ginagawa niyo sa akin dati, huwag niyo naman pong gawin sa kanila. Yun lang naman po ang pakiusap ko. Matapang nasambit ni Sara na tila nagsasawa na sama-samang ugali ng tiyahin. Masama rin ang loob niya dahil noong nakalipas na 2 taon ay iniwan siya ni Chayong sa isang hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung bakit, kung nagsawa na ba ito sa kanya o may ginawa ang tiyahin niya na hindi niya alam. Ngunit kahit anong pakiusap niya kay Chayong ay nawala pa rin ito, tulad ni Mateo, na walang parang bula. Ika-30 na niyang PA si Inday. Lumayas na lang din ito nang walang paalam. Hindi naman niya ito masisisi. Alam niyang ang tiyang niya ang may mali. Hoy Sara, huwag mo nga akong tinuturuan ng mga bagay na dapat kong gawin. Gawin mo ang trabaho mo. Hindi naman po sa ganun tiyang. Paano na ho yan? Wala akong PA. Sino kong magtatsagang mag-PA sa akin kung ganyan kayo? Alam niyo po bang nalalagay ako sa mga blind item sa TV at dyaryo? Idagdag ba natin ang social media ngayon? Mahinahong sambit ni Sara. Tumayo siya sa harap ng vanity mirror at lumakad papunta sa CR. Nakita niya namang lumabas ang tiyahin niya. Maya-maya pa ay dumating ang kapatid niyang si Juan. Ate, ako muna raw ang PA mo. Ngayon lang te ha, alam mo naman na marami akong activity sa school. Ito yung kapatid niya na ilang taon na sa kolehiyo pero hindi pa rin nakakagraduate. Para bang ginawa na nitong racket ang pagpasok sa university. Eh ang ate Ella mo, nasa na siya?
Ayun, kasama na yung jowa niya. Ewan ko ba dun te? Mag-aasawa na yata eh. Halos doon na matulog sa bahay ng jowa niya. Si Bibeng ate, bising-bisi sa kaka-audition. Hindi naman natatanggap. Sabi pa ni Juan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyong tatlo. Ginawa ko naman ang lahat para magkaroon kayo ng mabuting buhay, makatapos ng pag-aaral, pero wala. Ganyan pa rin kayong nagsilaki. Nasabi niya na tila nais niyang mapaiyak sa mga kinahinatnan ng kanyang mga kapatid. Ginulo pa rin ng mga ito ang magandang buhay na ninais niyang maibigay para sa mga ito. O siya ate, huwag ka nang umiyak. Hindi naman movie ang gagawin mo. Kaya reserve mo na lang yung pang-famous mong acting at drama. Sabi lang ni Juan at walang kaimo-emosyong nakatingin sa kanya. Visit na buhay to! Nasabi na lang niya at umalis sa loob ng dressing room. Naglalakad siya sa isang public park nang may bumusina sa kanya. Parang natatauhan naman siyang napalingon. Hoy, prinsesang nananaginip! Pinapauwi ka na ng tiyahin mo. Sakay na! Utos ni Dado. Ang sangga ng jowa ng tiyahin niya na parang pinuno ng isang sindikato. Napabuntong hininga na lang siya. Naisip niya na wala na ring mangyayari kung makikipagtalo pa siya. Mauubos lang nito ang lakas niya. Laglag ang balikat na sumakay siya. Nang makabalik sa rehearsal place, sinalubong siya ng isang lalaking nakasalamin at nakasombrero. Kinuha ang dala niyang gamit at inabutan siya ng water bottle. Uminom ka muna. Mukhang pagod ka. Malayo bang pinuntahan mo? Nakangiting tanong ng lalaki. Sino ka? Nakatas ang kilay na pilit niyang tinititigan ng lalaki at tila may naaalala siya sa lalaking kaharap. Simple lang naman ang pananamit nito at naka-t-shirt at pantalong maong. Nakasuot ng salaming hindi niya alam kung may grado ba o pang porma lang yon. Ah, ako yung bago mong PA. Napapakamot sa batok na sambit nito. Na-inform ka na ba na mahihirapan ka sa pinasok mong trabaho? Si tita, hindi mahilig magpakain sa mga PA ko. Sa staff lang ng production siya nagpapakain para magsip-sip. Walang gana niyang sabi sa lalaki. Nagtuloy siya sa loob ng dressing room. Kahit na ganun ang sinabi niya sa lalaki, nakita niyang hindi ito umalis at matyagang naghintay sa kanya. Kahit na naging matagal ang rehearsal nila para sa kanyang concert. Nag-uwian na lahat. Ngunit siya ay nanatili lang sa kanyang rehearsal studio. Gabi na, nagpa-practice pa rin ng sayaw at kanta ang dalaga. Kitang-kita niya ang pagkapagod ni Sarah sa trabaho. Naalala pa niyang malaanghel na mukha nito noong nagsisimula pa lang. Nanghihinayang siya na wala siya sa tabi nito sa kauna-unahang tagumpay na nakamit nito. Nagsisisi siyang iniwan niya ito. Ngunit natutuwa siyang nakikita niyang malaki na ang pinagbago ni Sarah sa loob ng nakalipas na 10 taon. Mas matured na ito at nakikita niyang nagiging matatag na. Sana lang manatili pa siya sa tabi nito hanggang makita niyang makakaya ng lumaya ni Sarah sa anino ng malupit nitong tiyahin. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya nang hindi siya makatiis pa sa nakikita niyang kalungkutan nito. Ay, kaluluwang ligaw! Nausal nito ng pabulong. Ikaw na lang ang naririto. Sabi pa niyang muli. Ginulat mo naman ako. Alam mo namang nagre-rehearsal pa ako. Umuwi ka na nga. Mahinahon at may halong inis sa tinig ng dalaga. Ganyan ka ba talaga? Sa loob ng 10 taon? Ganyan ang ginawa mo? Humingin sa kanya ang dalaga. Nakakunot ang noon nito at natulalang nakatingin lang sa kanya. Ikaw? Naiusal ni Sarah. Anong ako? Kunwari niyang tanong. Ngunit ang totoo, tila natuwa siya dahil mukhang nakilala siya ni Sarah. Ikaw yung... Di bali na. Malabong mangyari yun. Sabi nito at dinampot ang tawal sa sahig at bote na may lamang tubig. Sino ba ako sa akala mo? Tanong niya. Wala. May naalala lang akong isang fans ko dati. Kaya lang, may nakapagsabi sa akin na patay na raw yun. Nakakalungkot. Kunti lang ang panahon namin na magkasama. Sabi nito. Napalunok naman siya ng laway sa narinig mula sa dalaga. Talaga ba? Patay na kagad ako? Yun bang iniisip niya?
na itanong ni Mateo sa kaniyang isipan. Sinundan niya ang dalaga habang naglalakad papasok sa dressing room. Ngunit nang makita niyang sarado na, ay nagintay na lang siya sa labas. Nagtataka man siya dahil halos 2 oras nang lumipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Anong nangyari doon? Tanong niya sa kanyang sarili. Lumapit siya sa pintuan at sinubok na pihitin ang seradora. Nagulat siya na bukas naman pala ang pintuan. Nang silipin niya ay nakita niyang natutulog na sa mahabang sofa ang dalaga. Nakadama siya ng awa. Ganito pala ito. Ganito na ang naging buhay ng dalaga. Hindi na nakakauwi ng bahay at madalas na sa studio natutulog. Kinaumagahan, nagulat pa siya nang magising siyang may mga pagkain ng nakahanda sa maliit na lamesa at napabangon siya dahil naamoy niya ang masarap na aroma ng coffee vanilla. Nagulat siyang mamahaling kape ang naroon na kahit kailan ay hindi magagawa ng tiyahin niya na bumili. Tipid na tipid siya pero wala naman siyang nahahawakang malaking pera. Swerte na niya kung mabigyan siya nito ng 5,000 piso. Oh, kumain ka na. Masasarap yan para mabusog ka. At mamaya kapag nagrehearsal kayo, may lakas ka at mabilis kayong matatapos. Gulat siyang napalingon sa may bandang pintuan nang marinig ang boses ng nagsasalita. Bakit mo to ginagawa? Hindi na trabaho ng PA to. Masungit niyang tugon sa binata. Wala lang. Hindi na rin kasi ako umuwi. Wala na rin kasing masakyan. Ang tagal mo kasing lumabas. Yun pala, tulog ka na. Sabi pa ni Mateo. Umalis ka na, hindi kita kailangan. Padabog pa siyang nahiga muli sa sofa. Sarah! Nagulat siya nang tawagin nito ang pangalan niya. Para bang puno ng otoridad at nagsasabing sumunod siya sa sinasabi nito. Bakit bumalik ka pa? Sa loob ng 10 taon na kaya ko nang wala kayo. Kayo ni Chayong! Nasigaw na sambit ni Sarah at maya-maya pa ay tumulo na ang luha nito. Lumapit si Mateo sa kanya. Nakikilala mo ko? Tanong ng binata. Ano sa tingin mo? Dahil lang nagsuot ka ng salamin, hindi na kita makikilala? Tanong ni Sarah. Akala ko hindi mo na ako kilala. Kaya ba nagpanggap ka pa? Kaya ba nag-apply ka pang PA? Mabuti nga hindi ka nakilala ni Chang kasi hindi ka naman niya gaanong natitigan dati. Tsaka ang akala niya patay ka na. Paliwanag pa ni Sarah. Ano? Paanong inakala niyang patay na ako? Tumayo si Sarah at may kinuhang lumang newspaper. Yan, 2 years ago pa to. Sabi niya ikaw raw yan. Patay ka na raw. Kaya lang hindi alam ni Chang na hindi naman ako tanga. Nabasa ko ang pangalan at iba naman kaya inisip ko na baka malapit mong kamag-anak. Mahinang sabi niya. This is my father. Malungkot na sagot ng binata. Mukhang may kaya ka rin sa buhay, no? Sa bagay, hindi ka naman mag-aaral sa malayong lugar kung hindi. Bakit hindi ka tumupad sa pangako mo? Tanong ni Sarah. Ang dami niya pang tanong na nais niyang itanong sa binata. Kaya lang tila alam niyang marami itong inililihim. I'm sorry. Yun lang muna sa ngayon. Alam mo kasi, mahirap ipaliwanag. Ang mahalaga, nandito na ako uli at nais kitang makasama. Sagot ni Mateo sa kanya. Ngunit walang nagbago sa ekspresyon ng mukha niya. I'm sorry? Yun lang ang sasabihin mo? 10 taon kang nawala. I'm sorry lang? Tsaka lang natin pag-usapan? Alam mo bang 16 lang ako nung umalis ka? Ngayon 26 years old na ako. Pasinghal na salita niya sa binata. Pakiramdam niya kasi maraming taon na ang nasayang nila. Napatalikod si Sarah, ngunit mabilis siyang niyakap ni Mateo mula sa kanyang likuran. Sorry, yun lang ang kaya kong sabihin. Kung alam mo lang kung anong hirap ang dinanas ko para lang malapitan ka sa mga concert mo. Kaya lang hindi ko talaga nagawang makalapit sa'yo. Mahal kita, Sarah. Mahal na mahal. Walang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Kahit lumipas ang 10 taon, ikaw pa rin ang nilalaman ng puso ko. Mahal din kita. Kaya lang wrong timing naman ang pagbabalik mo. Kung noon siguro, baka nagawa kong takasan si Chang Vina. Pero ngayon, magulo na ang lahat sa buhay ko.
para kong ibong nakakulong sa isang hawla. Ngayon, pwede bang ako naman ang antayin mong makalaya? Tanong ni Sarah nang may pakikiusap. Matapos ang pag-uusap na yon, napagpasya nilang wag na munang magkita. Kailangan muna niyang ayusin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya mahabang panahong nawala ang pagkatao niya dahil sa mga ginagawa ng kaniyang tiyahin. Nang araw na yon, bigla na lang niyang naisipang umuwi para bisitahin ang kaniyang mga kapatid. Ngunit nagulat siya sa naratnan niya sa bahay nila. Chang! Anong nangyayari dito? Bakit ganitong laman ang bahay ko? Ang daming lalaki! Nasaan ang mga kapatid ko? Galit niyang hinanap ang kapatid niya. Huminahon ka nga muna. Matagal nang nagsilayas ang mga kapatid mo rito sa poder ko. Ayun, nagsialisan sila rito. Napapanguso pang tiyahin niyang halatang langus sa alak at sa ipinagbabawal na gamot. Chang! Bakit hindi niyo sinasabi sa akin? Yung mga kapatid ko pala napapariwara na. Ang akala ko nasa maayos sila. Ang akala ko inaalagaan mo sila. Panay lang ang trabaho ko tapos ganito lang pala? Aalis na ako sa poder mo. Ibalik mo na lang ang lahat ng pera ko. Ah, ganon. Eh di lumayas ka. Pero wala kang makukuha kahit na magkano. Lahat ng hirap ko sa inyo ng mga kapatid mo mula noon hanggang ngayon, amanos na tayo. Sambit pa nito sa kanya. Ang kapal ng mukha ninyo? Mula noon hanggang ngayon, ako ang nagpapalamon sa inyo. Pati na dyan sa mga yan. Pero ngayon, natauhan na ako. Hindi na ako papayag pa. Magkikita tayo sa korte. Banta pa niya sa kanyang tiyahin. Umalis siyang dalang isa niyang kotse. Nasa dami ng perang kinita niya sa loob ng 10 taon, yun lang ang kanyang naipundar para sa kanyang sarili. Yun pala'y ginagamit ng tiyahin niya sa masama ang lahat ng pera niya. Mabuti na lang at nakabili pa siya ng studio rehearsal kung saan yun lang ang tanging nalagay sa pangalan niya. Kaya may nauuwian pa siya. Simula ng araw na yon, gumawa na ng maling balita at chismis ang tiyahin niya. Katulong nito sa pagpapakalat ang mga kalalakihan na kasama nito sa bahay niya. Isang matinding paninira na kumalat sa buong social media. Naglabas rin ng paawang videos ang kaniyang tiyahin. Ngunit dahil sa hindi nagsasalita si Sarah sa mga paninirang yon, inakala ng marami na maruming babae siya at masama sa kaniyang tiyahin. Naglabas ng mga larawan na may kasama siyang mga lalaki. Na ipinapa-edit pa nito at siyang ikinakalat sa social media. Naging controversial siya at nakaranas ng mga pangbabatikos. Maging ang lahat ng sponsor niya at mga commercial ay nawalang lahat. At ang concert niya na itinakda sa susunod na buwan ay nag-cancel na rin. Lugmok siya at wala nang makakaramay. Naroon siya sa kaniyang studio at mag-isang umiiyak. Ngunit patuloy pa rin ang kaniyang pag-iinsayo. Dumating ang kaniyang mga kapatid. Ate, kasalanan mo ang lahat. Kaya ka naloko ni Chang. Alam mo naman na masama siya pero ipinaubayan mo sa kanya ang lahat. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas namin habang wala ka. Umiiyak na sabi ni Bebeng. Patawarin mo ako, Bebeng. Kasalanan ni ate. Sorry talaga. Malakas siyang napaiyak at napaluhod habang nakatakip ang mga kamay sa kaniyang mukha. Malayang bumuhos ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. I'm really sorry rin ate, kasalanan ko, hindi kita natulungan. Umiiyak na sabi naman ni Ella. Pwede ba? Huwag na kayong umiyak, hindi ito ang oras para magdrama. Bumangon ka ate, kaya mo yan, malakas ka pa naman at makakaya pa natin. Paanong mangyayari yun? Eh sirang-sira na ako sa lahat ng tao, sino pang tatangkilik sa akin? Ako! Kami! Malakas na sigaw ng isang lalaki sa kanilang likuran. At nakita nga niya si Mateo at kasunod nito si Chayong sa kanyang likuran. Bes! Sorry! Iniwan kita sa ere! Patawarin mo ako! Tinakot kasi ako ng tiyahin mo. Sabi niya, ipapapatay niya ako kaya lumayo ako. Patawarin mo ako, Bes! Napatakbo si Sarah sa kaibigan niyang si Chayong. Chayong, sorry rin. Alam kong nahirapan ka. Patawarin mo ako kung noon pa ako kumawala kay Chang Vina, sana hindi ka umalis. Ang tanga-tanga ko. Nayakap na lang ni Chayong ang kaibigan.
Matapos niyang mabawi ang mga kapatid niya, nagkapag-isip-isip na rin siya. Naniniwala siyang may darating pa ring panibagong umaga para sa kanya. Nagulat siya ng isang dating coordinator ang nagpunta sa kanya at inalok siyang i-manage muli ang kanyang karira. Hi, naalala mo pa ako? Tanong ng babae. Oo naman, ikaw si Miss Lucy. Maiksing tugon niya. Oo, aalokin kita na ako ng bago mong manager kung papayag ka. At tutulungan din kitang mabawi mo ang perang kinita mo sa loob ng 10 taon na hawak ngayon ang tiyahin mo. Sambit pa nito. Natuwa naman siya. Sa pamamagitan kasi nito ay tila nakahanap siya ng panibagong pag-asa at kakampi laban sa tiyahin niyang naninira sa kanya. Lumipas pang muli ang ilang buwan at unti-unti na namang nakakabangon si Sarah. Congratulations! Mukhang umaangat na naman ang karir mo. Mabuti na lang at hindi ka sumuko. Masayang sabi ni Mateo na hindi niya na malayang nasa likod na pala niya. Dumating ito para pala ipagmaneho siya. Wala kang driver, di ba? At malayo ang location ng bago mong project. Kaya nandito ako. Nakangiting sambit nito sa kanya. Naglabasa na naman ang mga dimple nito. Kasabay ng mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Kaya naman lihim siyang nakadama ng kilig sa kaniyang puso. Kaya lang, gaano man niya pinipilit na bumangon, marami pa rin ang mga napaniwala ng kaniyang tiyahin. Kasabay pa ang mga kalaban niyang senior din sa industriyang yon. Kaya sa kabila ng lahat, mabigat pa rin ang mga paratang sa kanya ng mga tao. May ilang mga advertising company pa rin ang halos ayaw magtiwala na kunin siya bilang endorser ng mga produkto nila. Grabe, ganyan na talaga sinira ng tiyahin niya si Sarah. Halos ayawan siya ng lahat. Napapalatak na wika ni Lucy kay Mateo. Lucy, please, help her. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. At kung kinakailangan kong gamitin ang lahat ng connection ko, gagawin ko. Matulungan lang siya. Mariin at determinadong sambit ni Mateo. Well, pakasalan mo na kasi. Diba doon din naman ang punto ng mga plano mo? Bakit hindi mo pa sabihin kung sino ka talaga? For sure maraming magkakandrapang kunin siya uli kung malalaman nilang fiancé mo pala siya. Sabat naman ni Jake na kanina pa pala naroroon at nakikinig. Hindi kasi ganyang klaseng tao si Sarah. Alam niyo naman diba? Hindi yun hihingi ng tulong sa ganitong paraan. Baka nga iwasan pa niya ako kapag nalaman niya kung sino ako. Buntong hininga na lang ang nagawa nila. Isang kakompetensyang celebrity ang natutuwa sa pinagdaraanan ni Sarah. Kaya naman nais nitong samantalhin ang pagkakalugmok ni Sarah sa putik. Pinadalhan niya ito ng imbitasyon na nagsasabing imbitado siya sa selebrasyong iyon. Iyon ang pagpapalit ng CEO ng pinakamalaking TV station sa buong Pilipinas. Ang Santivanias TV station, ililipat sa apo ang pamamahala. Kaya naman ang lahat ng mga pioneer ay imbitado. Imbitado naman talaga siya. Kaya nga lang dahil sa reputasyon niya, hindi na gusto pa ni Don Fidel na makita siya sa party. Tumating ang araw ng mahalagang okasyon na yon. Nagtungo siyang nakakulay jade na gown. Ngunit hindi gawa ng sikat na designer. Sa pagkakataong yon, wala na siyang pambili ng mga ganoong kamahal na gown. Kaya naman, nagrent lang siya ng maayos na gown para sa kasiyahang yon. Alam niyang maraming mambabatiko sa kanya at aalipustahin ang pagkatao niya. Pero nanatili lang siyang tahimik. Nasa loob ng isang bulwagan, lahat ng mga bisitang naroon ay mga kilalang artista at singer din. Mayroong mga commentator at mga veteranong paparazzi. Lahat siya ay tinitingnan. Ang bansag sa kanya, from phenomenal to controversial singer and artist. Lahat na nga daw ng uri ng pagsikat sa masa ay napagdaanan niya. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Talagang nagpunta ka pa. Alam mo naman na sirang-sira ng reputasyon mo dito sa stasyon. Bakit hindi ka nalang nag-apply sa ibang network? Nakataas ang kamay na tanong ni Miley Suarez, isa ring singer at madalas niyang makatapat sa mga awitin. Kaya lang ay madalas niya itong mahigitan at matalo. Alam mo girl, hindi pa ba obvious? Wala naman ang tatanggap sa kanya. Palatak pa ng isa rin sa mga singer na halatang inggit naman talaga sa kanya. Maya-maya,
May lumapit sa kanyang isang staff at sinabi sa kanya na siya raw ang kakanta bago ipakilala ang bagong CEO. Ako po ba? Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi po yata pwedeng ako ang kakanta. Nag-aalangan na sagot niya. Ito po ang list ng program eh. Kayo po ang unang kakanta. Tapos yung announcement na. Sabi pa ng staff. Ang hindi nila alam ay mayroong nagpalit ng program list at sinadyang ilagay doon ang pangalan niya. Bagamat nagtataka siya, inihanda naman niya ang kanyang sarili para sa pangmalakasang awitin na aawitin niya. Alam niyang chance niya na rin naman yon para muling makabawi. Nagulat si Mateo nang banggitin ng MC ang pangalan ni Sarah. Hindi niya inakalang naroon ito sa party. Ang alam niya ay ipinabura ito ng lolo niya sa listahan ng mga dadalo. Kaya naman nakita niyang itsura ng lolo niya at mama niya. Nakasimangot pareho ang dalawa nang makita siyang nasa stage. At anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na nasambit ni Chairman Fidel. Oo nga, anak, ikaw bang nag-invite? Baling ng kanyang mama sa kanya. No, ma, pero hayaan na lang natin. Isa pa, she's a great performer. Tiyak na hindi tayo ipapahiya. Sambit niya sa lolo at mama niya. Panandalian niyang natahimik ang lahat nang pumailan lang na sa buong paligid ang napakaganda niyang tinig. Halos lahat ay pigil hininga sa kaniyang taus-pusong pagkanta. Marami pa rin ang namangha tulad noon dahil sa mas lalo pang gumaling si Sarah sa kaniyang performance. Muli niyang naipamalas ang kaniyang talento sa lahat ng naroon. Ilang mga producer at mga kilalang may-ari ng mga advertising company ang muling nagka-interest upang kuhanin siya bilang talent. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may isang babae ang bigla na lang nagsisisigaw at may mga kasama pa itong ibang kababaihan din na may hawak pang mga itlog sa kanilang mga kamay. Wala kang kwentang tao! Matapos kang kupkupin ang tiyahin mo at tulungang makaahon sa hirap, ay iiwan mo na lang ang nag-aruga sa'yo dahil sikat ka na! Sigaw ng babae. Sabay binato siya ng itlog. Tapos nun ay nagsigayahan na rin ang mga kasama nito. Oo nga, hindi ka dapat tularan! Masamang pamangkin ka! Sigaw pa ng mga ito habang patuloy na binabato ng hawak nilang itlog si Sarah. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang mapahinto sa pag-awit at maiyak na lang ng tuluyan. Napapangiti naman ang ibang celebrity na naroon habang nakikita siyang tinatamaan ng mga basag ng itlog at halos mabasa na ang kanyang damit dahil sa mga yon. Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila kung sino ang nagmamadaling umakyat sa stage at maagap na niyakap siya at iniharang ang likod sa harap ni Sarah. Napatingala naman siya. Nanlalaki rin ang mga mata niya nang makita si Mateo. Hindi niya akalaing naroon din ito sa lugar na yon. At bihis na bihis pa na tila isa ring celebrity. Tumigil na kayo! Kung sino man ang pasimuno ng kaguluhang ito, hindi ko kayo papatawarin. Lahat kayo ipapakulong ko. Wala kayong karapatang husgahan siya dahil lang sa mga maling balitang naririnig nyo. Kung sino ang lahat ng tao na nanambato ng itlog na yan kay Sarah, ipapakulong ko. Doon kayo magpaliwanag sa police station. Tila kulog na dumadagundong ang tinig ni Mateo sa buong bulwagan. Nakadama ng takot ang mga salaring gumawa noon, samantalang nakadama naman ng lalo ng inggit ang iba para sa dalaga. Ilang minuto pa at inalalayan siya ni Mateo para bumaba ng stage at inihatid siya sa isa sa mga VIP table. Doon siya nito pinaupo. Ikuha niyo siya ng tuwalya! Utos pa nito sa isa sa mga staff. Nagtataka naman ang dalaga dahil hindi niya alam ang katayuan nito sa lugar na yon. Mateo, hindi ka na dapat nakialam. Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Kaya lang, hindi naman talaga natin sila may papakulong lahat. Nag-aalala niyang sabi. Nag-aalala siyang madamay pa ang binata sa kaguluhan. Ngunit mas ikinapanlaki ng mga mata niya nang marinig niyang tawagin ang pangalan ng binata. Mr. Mateo Santivanes! Malakas na anunsyo ng sekretary mismo ng lolo nitong si Mr. Fidel Santivanes. Stay here. Babalikan kita kaagad. Mariimbili nito sabay talikod. Nagtataka at hindi siya makapaniwalang sinundan ng tingin ng binata nang umalis ito sa kanyang tabi at lumakad patungo sa stage.
Habang pinapakilala si Mateo Santibanez bilang bagong CEO, natakpan niya pa ang kaniyang bibig ng mga palad niya, habang napapailing dahil sa matinding pagkagulat. Hindi to totoo. Hindi to nangyayari. Ang Prince Charming ko, isa palang tunay na prinsipe? Naibulalas ni Sarah. Ilang sandali pa ay nagkaingay ang buong lugar na yon na kinaroroonan niya at dinumog na rin ang marami pang mga tao si Mateo. Kaya naman minabuti na niyang umalis sa lugar na yon nang hindi nagpapaalam sa binata. Isang malaking kasinungalingan ang napagtanto niya tungkol sa tunay na katauhan ng binata. Hindi pala ito ang lalaking inaakala niya. Simple. Akala niya simpleng lalaki lang si Mateo na palaging nariyan sa mga panahong kinakailangan niya ng karamay. Isang simpleng lalaki na minamahal na niya. Pero ngayon, mas lalong nanliit ang tingin niya sa kaniyang sarili dahil sa masamang reputasyon niya sa lahat ng taon. Tama lang siguro na naranasan niya ang lahat ng ito. Matagal na panahon na kasi siyang nagbubulag-bulagan sa kasamaan ng tiyahin niya, kaya inaani na niya ang lahat. Nang matapos maipakilala si Mateo Santibanez sa lahat, bumalik na siya sa lamesang pinag-iwanan niya sa dalagang si Sarah. Ngunit unti-unting napalis ang mga ngiti niya sa kaniyang mga labi nang makitang wala na ito sa kinauupuan. Lumabas siya ng bulwagan ng buong lugar upang hanapin si Sarah. Ngunit matagal na pala itong nakaalis sa lugar na yon. Minabuti ni Mateo na magpalipas ng ilang buwan bago muling magpakita sa dalaga. Inayos na muna niya ang mga dapat niyang gawin para kay Sarah. Sinampahan ng mga kaso ang mga taong ng bato ng itlog kay Sarah at ipinahuli sa pulis ang tunay na responsable sa mga kaganapang iyon. Nalaman din niya kung kaninong staff ang nagpalit ng program list ng nasabing party. Mag-public apology ka kung ayaw mong tuluyan kang mawala ng karir. Mariin niyang banta sa celebrity na si Miley Suarez. Kasama nito ang kaniyang manager. Hindi nga nagtagal, umere sa lahat ng istasyon sa TV ang public apology nito para kay Sarah. Unti-unti nang umayos ang lahat, maging ang reputasyon ni Sarah. Marami na rin tumatawag sa manager niyang si Lucy. Kaya lang, si Sarah naman ang nawawala at nagtatago sa malayong lugar. Makalipas pa ang 6 na buwan nang magpa siyang puntahan ni Mateo si Sarah. Ngunit parating nitong iniiwasan ang binata. Nahihiya ang dalaga na makita siya at makaharap. Isang araw, nagulat siya nang makita ang 2 taong sabay pang nagpunta para lang makita siya at makausap. Oh, Bes, napadalaw ka. Ikaw rin, Ma'am Lucy. Anong sadya niyo sa akin? Nag-aalang ang tanong niya sa 2 babae. Kamusta ka? Are you ready to work with me? Marami ka ng offer. Matapos ang public apology ni Miley Suarez, maging ang ginawang pag-amin ng tiyahin mo sa mga kasalanan niya at paninira sa'yo. Nasa'yo na muli ang spotlight. Sambit pa ni Lucy habang nakaupo sa sofa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magsimula ulit. Mahina niyang tugon. Oh, come on, Sarah. Sa dami ng sakripisyo sa'yo ni Mateo. Sana naman this time, ipakita mo sa aming lahat na worth it ka sa pag-ibig niya. Sambit ni Lucy. Anong ibig mong sabihin? Malabo pa ba sa'yo? Ginawa ni Mateo ang lahat para lang marating mo ang kalagayan mong yan. Umalis siya dati at iniwan ka ng walang paalam dahil nalaman ng lolo niya na nahuhumaling si Mateo sa isang babae at takot nitong mag-asawa ng maaga si Mateo. Tinakot siya nito na mamanipulahin ang contest. Alam ni Mateo na mananalo ka, kaya nagsakripisyo siya. Sana naman this time, ikaw naman ang magsakripisyo ng pride mo. Sambit ni Lucy. Oo, Bes. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na dati, si Sir Mateo palagi siyang pumupunta sa mga concert mo. Kahit na nung nasa Amerika pa siya, marami rin siyang mga sulat at mga bulaklak na ipinabibigay sa'yo. Nagpadala rin siya ng cellphone para matawagan ka niya, kaya lang, hinaharang lahat yun ang tiyahin mo. Nakayukong saad din ni Chayong. Yun lang ang mga salitang naiwan sa isipan ni Sarah ng mga sandaling yon na nag-iisa na siya.
at nag-flashback nga sa kanya ang unang pagkakataon na nakilala niya ito at unang pagkakataon din na tinulungan siya nito. Ang akala niya, natapos ng pagsagip nito sa buhay niya nang mawala na lang itong bigla. Ngunit dahil din pala yon sa ikabubuti niya, tiniis pala lahat ni Mateo para lang mapabuti siya at matupad niya ang pangarap niyang sumikat at maiahon ang pamilya niya sa hirap. Pagkalipas ng 3 araw mula noon, naimbitahan si Sarah bilang judge ng isang amateur singing contest sa isang barangay. Pinaunlakan naman niya yon. Ang hindi niya alam ay pakanalang yon ni Mateo. Nagtataka siya kung bakit matagal na siyang nakaupo sa harap ng lamesa, ngunit wala pang ibang judges at wala rin siyang nakikitang mga singer na nagpa-practice kumanta. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang lalaking may hawak na mic at umaawit sa kanyang harapan. "Sorry, Sarah. Kaya lang, pinauwi ko ng lahat ng mga contestant. Ako na lang ang natira. Matatanggap mo ba akong maging asawa mo? Ito lang ang laban na hinding-hindi ko susukuan." Napapangiti naman si Sarah habang nakikita siyang kumakanta kahit pa nga hindi pasok sa standard ang boses ng binata. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamagandang haranang narinig niya. Nang makalapit sa kanya si Mateo, inilabas nito ang singsing. "Sarah Gonzalez, please marry me," sigaw nito. Napatayo naman si Sarah sa kinauupuan niya at napapangiting sinalubong ang binata. Ang lalaking noon pa man ay kanya nang iniibig. "Mateo, hindi ka na ba nagpapanggap ngayon? Ikaw na ba talaga yan?" "Yes, your driver, PA at higit sa lahat ng dakilang stalker. I am Mateo Santibanez at your service." Maluwang ang pagkakangiting sambit nito. Dahil sa mga narinig, hindi na napigilan pa ni Sarah na halikan ng binata sa mga labi nito. Iyon ang pakahulugan niyang tinatanggap niya ang alok nitong kasal. "Please, be my hero every day in my life," sabi pa niya nang magbitiw sila ng kanilang mga labi. "Yes, I can be your servant in my whole life. I promise," sigaw pa ni Mateo dahil sa sobrang ligayang nararamdaman. "No, you're not my servant. You are my hero." At minsan pang hinagka ng binata at niyakap. Iyon ang pinakamagandang eksena sa kaniyang buhay. Isang buwan pa ang lumipas at nagpakasal na sila. Habang lumalakad siya sa pulang carpet, hawak ang kaniyang kulay pulang rosas, naiisip niyang iyon na ang sandaling nagising siya sa masamang panaginip at bumukas sa kaniyang masayang realidad ng buhay. May mga taong umapak at humila sa kaniya pababa, pero nakita niyang mas marami ang mga taong humila sa kaniya para makabangon siyang muli at mapalad siya dahil ang lalaking hinihintay niya. Kahit kailan pala ay hindi siya iniwan tulad ng kaniyang inakala. Matapos ang kanilang kasal ay naglaan ang dalawa ng 6 na buwang pamamahinga at nag-honeymoon sila sa isang rancho na kung saan may mga sariwang hangin at magagandang tanawin. Palagi silang nasa falls at naliligo doon hanggang sa magsawa sila. Umuwi sila kapag paggabi na. Sa ganoon na enjoy ni Sarah ang masaya niyang buhay kasama si Mateo. Pagkabalik nila ng Maynila, iyon din ang panahong nalaman nilang buntis na siya ng 2 buwan. "Honey, nahihilo na talaga ako. Hindi ko na kaya," sabi pa ni Sarah habang nakasalampak sa sahig ng banyo nila at buong umagang nagsusuka sa harap ng toilet bowl. "Han, okay ka lang? Kaya mo pa? Anong gusto mo?" tanong pa ni Mateo habang hinihimas ang likod ng asawa. Nag-aalala siya dahil sa naging maselang pala ang pagdadalang tao niya. "Mukha ba akong okay? Tingnan mo ang itsura ko, ang taba-taba ko na. Hindi ako okay!" Sinabay na niya ng atungal sa pag-iyak. Natatawa naman si Mateo sa itsura ng kaniyang asawa. Aminado naman siyang tumaba ito. Pero kahit na ano pa ang itsura ng asawa niya, ito pa rin ang pinakamaganda sa kaniyang paningin. Ilang buwan pa ang lumipas. Malaki na rin ang tiyan niya.
dinalaw siya ng kaibigang si Chayong at ng kaniyang mga kapatid. Maloko naman si Juan at pinaulanan siya ng panunokso. Ano ba yan, ate? Ang laki mo na para kang Dabiana! Pangasar ni Juan. Ano? Dabiana? Nagulat niyang sambit at tumingin sa asawang si Mateo. Honey, bakit ang sabi mo sexy pa rin ako? Bakit sabi ng kapatid ko Dabiana na raw ako? Naiinis na hinampas nito ang braso ng asawa. Hayaan mo na, Han. Kapag nanganak ka na, babalik na ang kaseksihan mo. Kaya okay lang yan. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Pangaalo pa ni Mateo sa kanya. Ah, ang swerte mo talaga, ate. Sambit ni Bebeng. Sinabayan din ni Ella ng yakap sa ate niya. Oo nga, bes. Sana all. Marami pang kagaya ni Sir Matt. Sigunda naman ni Chayong. Naging masaya silang lahat habang namumuhay ng magkakasama at nagmamahalan hanggang sa makapanganak si Sarah ay nakasuporta sa kanya ang kaniyang mga kapatid at kaibigan. Para sa kanya, wala na siyang mahihiling pa. 5 taon ang makalipas ay may isang babae ang tumatawag sa labas ng kanilang gate. Kaya agad na lumabas si Sarah. Nagulat pa siya nang makilala ang babae. Sa taong lumipas ay wala siyang naging balita rito. Ang sabi-sabi ay nakulong daw ito at nahuling gumagamit ng droga, kasama ang nobyo nito na noon na mukhang leader ng sindikato. Changvina? Gulat na sambit ni Sarah. Ibang-iba na ang itsura nito. Tila ba malaki ang itinanda nito kumpara sa kaniyang edad. Pumayat din ito. Anong ginagawa niyo dito? May bahid pa din ang galit ang tono ni Sarah dahil ang tiyahin niyang ito ang dahilan kung bakit nalugmok siya noon. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla itong lumuhod at nagsimulang humagulhol at hinawakan ang kaniyang mga paa na tila ba siya ay sinasamba. Sarah, patawarin mo ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Alam ng Diyos na pinagsisihan ko na ang lahat ng iyon sa kulungan. Nandito ako upang humingi ng tawad, Sarah. Alam kong hindi ako naging mabuting tiyahin sa'yo, pero sana ay mapatawad mo ako. Yun lang ang hinihiling ko. Magbabago na ako. At ngayon ay ang hangad ko lang ay ang kapatawaran mo, ninyo ng mga kapatid mo, kay Chayong at kay Mateo. Patawad sa inyong lahat. Lumuluhang sambit ng kaniyang Changvina. Tila naanting naman ang puso ni Sarah. Kahit pagbalibalik ta rin man ang mundo, ay tiyahin niya pa din ito, kapatid ng kaniyang ama at kaniyang tunay na kadugo. Mahirap man, ay nagawa niya pa din itong patawarin sa kabila ng mga naging kasalanan nito. Lumuhod rin siya at niyakap ang kaniyang tiyahin. Tama na, Chang. Pinapatawad na ho kita. Sambit niya habang lumuluha din. Nauwi ang tagpong iyon sa isang mainit na yakap ng magtiyahin. Dala ang kapatawaran at pagsisisi sa kanilang mga puso. Ano man ang mangyari sa ating buhay, magpatuloy lang tayong lumaban. Dahil sa dulo naman ng lahat ng ito, mayroong tagumpay batay sa mga desisyong ating ginawa at ipinaglaban. Lumaban sa tamang paraan at huwag mang-apak ng kapwa upang hindi maparusahan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong pag-ibig at inspirasyon ni Nasara at Mateo. Muli ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!